Ito yung buhay ng isang barbero, guys. Alam nyo, bago tayo magsimula manggupit, titignan muna natin ng maayos yung ating shop, kung malinis o maayos ba yung ating mga gamit. Sa kabila ng ating pagsisikap bilang isang barbero, ay pinapatunay natin na maging malinis tayo. Sa anumang hamon ng buhay, tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo para makapaggupit at makapagbigay ng saya sa ating mga customer. Kayan po, nakikita nyo ang sanggawain ng isang barbero bago pumasok. Inaayos niya muna yung mga gamit niya, naglilinis. Sa katunayan nga po, alos araw-araw na naalong-araw na namin gawa nito na magpagwapo ng isang tao sa mga customer natin ay magandang tingnan kung malinis ang ating mga barberia. So, kung ngayon nyo mga sipag at tiyaga, guys, kung ngayon nyo kung paano tayo magsimula sa hamon ng buhay, paglipas na panahon, guys, para maipakita natin sa mga anak natin na malayan, na kaya natin sila suportahan na kahit barbero man ang ating trabaho. Ito, tinuturuan ko siya as a junior barbero para pagdating ng panahon eh meron siyang alam magupit. Sabi ko nga, kapag barbero ka, kailangan may disiplina ka at respeto sa sarili mo. Dahil kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, wala kang mapasukan, anumang oras pwede kang makapagupit. Dahil ipinasa ko sa iyo yung aking natutunan bilang isang barbero. Hindi hadlang sa edad o murang edad na gusto mo matutong manggupit ay kailangan magpursigido ka upang makamit mo ang iyong tagumpay sa hinaharap. Tinuruan ko siyang manggupit dahil gusto ko na sumunod siya sa aking yapak. Dahil kapag barbero ka ay napakadaling kumita ng pera kahit saan mang trabaho ka mag-apply ay napakadali mong matanggap. Hindi ka pa man professional na barbero, at least ay marunong ka na magpaganda at magpagwapo sa mga taong kinakaharap nating araw-araw. Muli, sa lahat ng mga barbero na nandito, kailangan ay magsikap upang patulungan natin ang ating mga magulang sapagkat sa araw-araw nilang sa araw-araw na pamumuhay, kailangan natin kumayod para sa kinabukasan ng ating mga anak. Dahil alam po natin, pagdating ng araw, lilipas din tayo at tatanda. Sabi nga sa kantang, lilipas at tatanda rin tayo. Walang tumatagal sa mundo. Lahat kumukupas. Lahat nawawala. Pero ang barbershop ay habang buhay na nakatayo. Nagpapagwapo, nagpapaganda sa mukha ng ating mga kababayan. Sana po maisip po natin ang mga barbero ay isa po na inahangaan natin dahil sila ang naglilinis sa ating mga buhok at nagkukupit. Guys, hindi madali ang manggupit. Sa mga gustong matuto at kailangan meron silang determinasyon sa kanilang sarili. Muli, lagi kong ipinapaalala, walang imposible kapag inumpisahan mo ang trabaho. Sana, sa mga nakakapanood ngayon ng video na to, makapulot kayo ng aral dahil ito po ay napakaganda, lalo na sa mga tinuturuan natin manggupit na may gusto matuto.
dahil sa kung karangalan nito pag sila ay natutumanggap dito. Kahit saan bansa pa sila pumunta ay napakadali nilang pag-apply dahil meron silang experience. Sana sa mga susunod pang generasyon ay mapabuti natin ang ating trabaho. Tulad na lang ito, ating anak na yan ay grade 10 student na siya, ay willing siyang tumulong sa akin araw-araw dahil alam niya na kaya na niyang tumayo at tumulong sa akin. Hindi ko siya inutusan na magtrabaho kundi kusa siyang tumulong dahil alam niya na darating ng araw siya ang papalit sa aking kinungutuan bilang isang barbero. Guys, una, hindi lahat ay mahirap. Kapag nagpursige ka ay napakadali na lamang. Tulad na lang ng grade 10 student na to, ay nagpursige siya para makatulong sa kanyang pamilya. Naway pagpalain kayo na pong may kapal sa mga susunod kong vlog. Ay sana tangkilikin po ninyo o magustuhan po ninyo na ang aking content ay naaayon at nagustuhan nyo at may natutunan kayo. Maraming salamat at sa susunod pa nating pagkikita ay sana mapabuti, mapaganda, mapagwapo po kayo dahil marangal ang trabaho ng isang barbero. Sana ay tangkilikin pa natin na kayo ang sanang susunod na maging barbero. Maraming salamat po hanggang sa muli.